Pilipino at kalabatan natin ng ating mahalin at ating Pilipinas. Again, salamat! God bless us all! I'm Kitab Pinagori. Ang inyong lingkod, si King Meliban from Sarangani Province. Mabuhay! 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 Simula tayo dito sa EDSA at magtapos tayo doon sa Mindanao. Magtapos tayo papuntang Ilocos. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Salamat! Maraming salamat, Brad. Ang panawagan ni Brad, matapat lang magsama-sama tayo. Tapusin lang muna natin ito, kadali. Ha? Pag-intay ko, hindi. O sige, habang nag-iintay tayo ng napakalaking stage. Yung homemade stage sa initiative ng mga kababayan natin na nagmamalasakit sa atin. Nandito yung stage natin. Napagagandang stage ito, ha. Talaga, mobilized. Ninja na yan! Kasama ninja! Sige. Ayaw lang at umiyari ng buto. Gusto ng ating mga kaibigan, ating mga kababayan na uniform na police, kung pwede, ayusin natin yung motor natin para single file. Okay? Para hindi masagasaan, hindi ma-damage. Okay? So, nakakamayari na... In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips. A play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Abhigupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Thank you.
sabay ko kay maskin nga nagkagabi, nagkalalong ang gabi, mas magkadagkang tadere. Sa Tagalog, habang lumalalim ang gabi, dumarami ang mga kasama natin dito sa EDSA. Yes! Ako ay nananawagan sa mga kababayan ko na mga Bisaya, Cebuano, and even mga kapatid kong mga Moro na taga Mindanao. Kung sino man kayo na nagmamahal sa ating bayan na andito lang sa paligid ng Pasig, Mandaluyong, Manila, Rizal, Cavite, Bulacan, kailangan ka ng Pilipinas! Yes! Kailangan ka ng Pilipinas! Yes! Dito sa EDSA! Yes! Sa mga taong natulungan, itatay ni Gong, lalo na ang mga OFW na tulad ko at mga migrante. Ilang milyon ang napauwi ni Tatay Digong, ni Kuya Bunggo at mga kasamang mga senator noon. Ang inyong pamilya, kausapin nyo. Papuntahin nyo dito. Ang gusto namin, kayo mismo, pamilya nyo ang makarinig kung ano ang nangyayari dito. Hindi lang dyan sa social media na mag-heart lang tayo, mag-thumbs up lang tayo, at magsasabi tayo, yes, sumusuporta kami kay Duterte. Kailangan namin yun. Pero, yung presensya nyo, kailangan namin dito sa EDSA. Yes! Kailangan sa EDSA? Yes! Dahil, araw-arawin namin until hindi kayo magising ulit. Hindi kami magsawa na taga Mindanao, mga Bisaya, mga Moro, at mga Retibo na pabalik to his performances for his functions, duties, and responsibilities being the elected position, whether he is a president or a vice president. Yun po ang una natin pansinin. Pero yung sa ngayon po, iba ang nangyayari. Sa halip na magtutulungan para sa bayan, at sabi ang ganun, pag nag-i-election, ang sabi tanong ko sa Bisaya pa, kamo, Haring Lungsod, kung hatagan ko ninyo kay Gayunan para mo alagad, andan po ang musumbisyo. Pero sa dihan sa panahon nga na napili na, na-elect na, ay kaiba po ang nangyayari. Kaya gaya nga po nito ngayon, nasabi ko, nais nating bigyang pansin ito.